Good day guys! Welcome back to my channel. And today, tuturuan ko kayo kung paano i-diagnose kung working pa or hindi na ang inyong servo o yung idle air control valve. So kapag ka, hindi na ito working, ang common symptoms ng ating sasakyan is kapag ka, sa EFI kasi, once na cold ang makina, cold start, unang-una mataas ang RPM niyan. Then pag na-reach na niya yung kanyang normal operating temperature, bababa na ito sa kanyang normal RPM. Normally it is 800 or 850, depende. Meron pa nga mga 900 RPM, depende sa sasakyan, depende rin sa car model. Tapos next indication na sira na yung ating servo is yung kapag nag-aircon tayo. Dapat kasi pag nag-engage tayo or nag-turn on tayo ng aircon, tataas yung ating RPM. For example, 800 RPM ang ating idling RPM without aircon. Once we turn on the aircon, dapat akit yan into 950 or 1000. So kapag hindi ganun na nangyari, instead na tumaas siya, is bumaba pa siya. So ibig sabihin, non-working na yung ating servo. So ipapakita ko sa inyo yung video ng working and non-working na servo. Para may pakita ko sa inyo guys, kasi ito sa kotse ko, syempre, working ang servo niyan. Turn on ko lang yung makina, tapos kapag nag-aircon ako, tignan natin kung tataas yung RPM niya. Ayan. So hindi ko naman ipapakita sa inyo guys na yung sinabi ko na kapag mainit pa yung makina is mataas pa yung RPM, kasi since gumagawa ko ng tutorial kanina pa, yung makina ko, napa-under ko na, kaya nasa 900 RPM na lang yan. Okay, so kapag bagong under yung ating makina pag cold start, normally mga nasa 1200 or 1300 RPM yan. Tapos kapag uminit na yung makina natin, bumababa na yan sa normal operating temperature. So yun yung isang indication na working yung ating servo. So yung next naman is yung sa aircon guys. So turn on ko lang yung aking aircon, as of now naka-off pa siya. Pag binuksan ko yung aircon ko, tignan nyo guys, tataas yung RPM natin. Ayan. Okay, so nag 1,100 RPM siya. Okay. So, 'yan yung indication na naka-on na yung naka-on na yung ating aircon. So, tumaas yung ating RPM. So, once na i-off ko ulit 'yan, yung RPM natin bumababa, bumabalik sa kanyang normal RPM. Ayan, 900 na lang siya ulit. Okay, guys. So, 'yan yung status ngayon ng aking servo, so working siya. So ipapakita ko naman sa inyo guys kung ano yung tsura nung non-working na servo. So intentionally guys, huhugutin ko lang yung socket nung servo dun sa labas. Guys, kapag ka ang servo ng inyong makina hindi na gumagana or nagmamalfunction na, every time na ito turn on ninyo ang air conditioning ng inyong sasakyan, tulad yan, pansin ninyo maigi, instead na tumaas yung inyong RPM, is bababa yan. Turn on ko lang yung air condition. Ayan. So, hindi lang masyadong kita dun sa RPM gauge na bumaba. Ayan. Makita nyo, medyo bumaba siya ng konti. Tapos, maririnig nyo sa tunog ng makina, nagiging sluggish na siya. Okay guys, so yung ating pagtitest na gagawin sa ating idle air control valve o yung ating servo na tinatawag, kakailanganin natin of course na multi-tester. And also, yung manual ng ating sasakyan. Kasi sa manual natin matitest ngayon at malalaman kung ano yung mga value na kakailanganin natin pag chinek natin yung harness and also yung stepper motor o yung idle air control motor. So, importante guys na meron kayong manual ng sasakyan nyo, kasi dyan nyo malalaman yung mga standard settings tsaka mas madaling mag-diagnose guys, para hindi kayo nang huhula kung ano ba talaga yung sira ng ating sasakyan. Okay, so very important na meron kayong manual. Okay. So, yung idle air control valve natin o yung ating servo is nakalagay yan sa ating throttle body. So, ito yung ating throttle body. So, in this engine, andito yung servo, nasa ilalim. Ito siya. Yan yung ating servo o yung ating idle air control valve. So, ito yung connector niya. Dalawang itetest natin dito. Itong connector niya, yung harness, and then yung mismong motor. So yung mismong motor, kapag tinest natin yan, tatanggalin ko siya from the throttle body para mas makita ninyo. Although itong harness is hindi na kailangan tanggalin, andyan na talaga siya pag nagtest tayo. Ayan. So itong ating harness, meron niyang anim na pin. 1, 2, 3, 4,
5 and 6. So first, itetest natin is yung dalawang nasa gitna. Yung number 2, 1, 2, and number 2, and then 3, yung number 4, rather yung 5 pala, basta yung dalawang nasa gitna, itong pin na to. Ayan. Yan yung dalawang unang-una nating itetest. So yung multi-tester natin, nilalagay natin sa voltage. Since ang sasakyan natin is 12 volts, battery lang ang nakalagay dito. So pag tinapat natin sa 20 yung ating multi-tester, okay. So then yung negative test probe natin, itong black probe natin, sa negative terminal lang ng battery yan ikinakabit. So ikabit ko lang siya. Ayan. And then itong red probe naman natin, yung ipang-test natin doon sa number 2 and then yung number 5 na pin, yung dalawang nasa gitna. So dapat guys, ang lalabas dito is yung voltage ng ating battery. So ano bang voltage ng battery natin? It starts from 12.4 to 12.6, depende sa karga ng ating battery. Okay, so i-connect ko lang siya. Ayan, so nakita nyo 12.54. Regarding nga pala sa pag-test nito guys, kailangan nakaka-on yung ignition switch ninyo. So tinurn on ko na yan kanina, kaya meron na siyang voltage reading. Kasi baka kayo pag nag-test kayo, naka-off yung ignition switch, tapos nung walang lumabas na reading, akalain nyo nasira siya. So kailangan naka-turn on yung ignition switch. So 12.54 para sa pin na ito, sa pin number 2. Then doon naman sa pin number 5, ganun din. Ayan, 12.54 din siya. So pareho lang ang reading ng pin number 2 and pin number 5. So ibig sabihin working sila pareho, walang problema doon sa ating harness for the pin number 2 and pin number 5. So yung pin number 1, 3, 4 and 6 is iba naman yung procedure ng pagtetest. So paano ko nalalaman yan? Of course guys, because of the manual. Nakalagay naman, yan, tulad dito kanina tinest ko yung pin number 2 and number 5. Ayan yung number 2, yung nasa gitna, yung number 5. Nakalagay dapat ang lalabas is battery positive voltage. So nakita nyo kanina, 12.54 yung lumabas na voltage niya. So next thing, kailangan naman natin itest is itong yung apat na pin. Yung 1, 3, 4, and then yung 6. So ang itetest naman natin dito is yung resistance, kung may short circuit. So kailangan naka-turn off yung ignition switch. Turn off ko lang muna siya. So kung kanina sa voltage tayo nag-measure. So since ngayon resistance or short circuit ang ating sinusukat, lalagay lang natin sa ohms. So 200 ohms is enough. Yan, tapos yung black probe, negative pa rin ang battery terminal natin. O kahit sa body ground, pero since nandito na rin ako malapit sa battery natin, dito na lang siya sa battery terminal. Ayan. Ayan siya. Diyan ko na lang siya ikinabit. Tapos yung red probe ulit, yung ipang tetest natin, doon naman sa remaining 4 na terminals. So according sa manual, dapat walang short circuit or walang open circuit na madedetect yung ating tester dito. So ibig sabihin dapat walang magiging reading dyan. So kapag walang reading guys, ibig sabihin 1 lang yun. Dito sa tester ko kasi is 1 lang. Okay, so pin number 1 muna tayo. Ayan. So wala siya naging reading for pin number 2, number 3 rather. Okay, so wala rin siya naging reading. Pin number 4. Okay, wala rin. And then yung last pin natin, yung pin number 6. Okay, so wala rin siya naging reading. So kapag nagkakaroon kasi ng reading yan guys, ganito mangyayari. Pag pinagdikit ko to, ayan. So makikita nyo nagkakaroon ng reading doon sa multi-tester natin. Pero since nakikita nyo, yan lang ang lumalabas. So ibig sabihin wala tayong open circuit or wala tayong short circuit. Ayan. So next naman natin itest ngayon is yung mismo ating servo. Actually guys, yung pagtitest ng servo, pwede nyo na siyang gawin. Dudukutin nyo lang yan kasi masisilip nyo naman siya rito. Pero para makita ninyo sa video, tatanggalin ko na yan mismo. So gagamit lang ako ng 8mm socket wrench para matanggal ko yung dalawang tornilyo na nag-hold dun sa ating servo. Ayan. So isa
kabila, then isa rin dito sa kabilang side. Ayan yung 8mm socket na bolt na yan. So ito na yung ating servo, yung ating idle air control valve. So meron yung 6 na terminals din, since 6 din yung terminal ng ating harness kanina. So ang pagte-test niyan guys, according dito sa ating manual, using ulit yung ating multi-tester, so resistance, and then yung ating tinatawag na continuity ang ating susukatin. So from terminal 2, susukatin natin ang continuity nila with terminal 1, and then yung terminal 2 continuity to terminal 3. So dito sa taas, ito yan. So mapapansin nyo yung parang letter M na yon. Ito yan, yung pinaka lock ng ating harness doon sa ating servo. Tapos yung pin is yung of course yung pagkakasunod-sunod nila. This is yung 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So kailangan natin sukatin yung continuity na number 2 at yung number 1 ngayon. So gagamit natin ulit yung multi-tester, and then nasa resistance ulit. So 200 lang yung aking inilagay. So ang standard value dapat is 28 to 33 ohms. Sukatin natin yan. Number, pin number 1, tapos pin number 2. Andali. Ayan. Hindi ko na siya mahawakan na maigi guys. Medyo mainit yung servo. Dagaandar lang nung makina. Ayan. Ayan. So, ang lumabas sa kanya is 33.3. O yan, 33.1. So, pasok siya dun sa value. Or, ayan na, 33 na. Saktong 33 na. So, pasok siya dun sa value according dun sa manual. So, yung pin number 1 and pin number 2 yung kanina unang sinukat natin. So, next natin susukatin, pin number 2 and pin number 3 naman. Ito nasa gitna at saka itong pangatlo. So, regarding sa kulay ng test probe guys, since resistance sinusukat natin, wala yung polarity. So, hindi kayo pwedeng, hindi nyo kailangan mangamba kung mapagbaliktan nyo yung test probes. Ayan. Tingnan lang, mainit talaga siya guys. Ang sakit niyang hawakan. Yung plastic part lang kasi yung nahahawakan ko. Yung metal part, napakainit na niya. Kaya medyo hirap akong hawakan siya. Ayan. So, itong number 2 and number 3 terminal. Ayan. So, 33 rin ang kanyang reading. So, yung first 3 dun sa taas, yung pin 1, 2, and 3 is pasok dun sa ating standard value na kailangan para malaman kung working ating servo. So, yung nasa ilalim naman, 4, 5, and 6. So, yung pinakagitna naman, yung 4 and 5 muna. 4 and 5. Ay, dumikit. Ayan. 4 and 5. Oops, sorry. Nabitawang ko bigla. 4 and 5. Pasensyahan nyo na guys ha, kung hindi nyo masyadong makita sa video. Okay, so yung 4 and 5 is, oops, namatay. May time kasi yung aking tester. Yan, 4 and 5. Yung 4 and 5 is 32.8. So kahit mas mababa pa siya sa 33, since 28 to 33 ohms naman yung nakalagay according sa manual natin. So pasok pa rin siya, yung 4 and 5 is okay. And ngayon naman is yung pin number 5 and yung pin number 6, 32.8. So pasok na rin siya doon sa standard value guys. So based sa ating test using multi-tester, yung ating harness is okay, yung ating servo is
Okay. So tapos, sa physical inspection na lang nitong aking servo. So before ko siya ibalik dun sa aking throttle body, ang ginagawa ko, kailangan kasi guys, every time na magto-turn on tayo na ignition switch, itong servo natin is makakarinig kayo ng vibrating sound dyan. Ibig sabihin nung nag-actuate ngayon yung ating stepper motor. So, ang problema, hindi ko abot yung aking ignition switch. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang yung terminal dito sa battery. Pero naka-turn on na ignition switch doon. So, tatanggalin ko na lang sandali yung isang battery terminal. Ayan. Tapos, pag ikinabit ko siya, maririnig niya magbabibrate itong servo natin. Tapos, meron kayong makikita nyo na nagbabibrate talaga siya. Okay. Ayan. So, narinig nyo yung pagbabibrate niya. Okay. So, ulitin ko. I-close up ko lang yung camera. Kailangan yung camera kasi lumapit kasi hindi abot ng harness yung camera. Ayan. Okay. So, as of now guys, nakatanggal yung battery terminal ko. Ikakabit ko lang. Ayan, nakita nyo yung panginginig ng mismong servo natin. So, every time na magto-turn on kayo na ignition switch, dapat maririnig nyo yung vibrating sound na yan. So, ibig sabihin, working perfectly or working fine yung ating servo. Since na-test na natin yung harness, na-test na rin natin yung servo using multi-tester, tapos actual inspection, every time na may energize o mapapowered up itong ating servo, by simply turning on yung ignition switch, makikita nyo nagbabibrate or nagkikreate ng vibrating sound itong ating servo. So, ibabalik ko na ito. Tapos, ipapakita ko sa inyo na working perfectly yung aking servo once na mag-turn on ako ng ignition switch. Regarding nga pala sa pag-i-install guys ng servo ninyo, make sure na maayos pa yung o-ring nya. Kasi kapag kasira na yung o-ring nito or wala na palang o-ring na nakakabit doon sa inyong servo going to the throttle body, magkakaroon ng vacuum leak or magkakaroon ng air leak dyan. So, kahit working yung inyong servo, maging yung inyong harness, kapag wala itong o-ring na to, magmamalfunction yan. Hindi yan gagana ng maayos. So, importante yung o-ring na yan. So, ang ginagawa ko una kung i-install yung o-ring kasi kung ilalagay nyo yan dyan, hindi siya masisentro. Pero dun sa servo, sentro yan. Ay, sa servo, sa throttle body. Pag in-install nyo sa throttle body, sentro ang goma na yan. So, ito yung tinutukoy ko sa inyo. Na kapag mag-turn on kayo na ignition switch, dapat tutunog yung servo ninyo. So, ayan, tinanggal ko muna yung battery terminal. So, pakinggan nyo maigi. Once na ikabit ko tong battery terminal dito sa kanyang battery, maririnig nyo, tutunog yung ating servo. Yan. So, yung tumutunog na vibrating sound na yun is yung servo natin. So, yun yung isa sa indication na working yung ating ISC valve. So, I hope natutunan nyo ngayong araw na to kung paano i-diagnose yung servo o yung idle air control valve. So, malaking bagay na gumagana yan sa atin. Sa ating makina kasi once na mag-trigger ang ating aircon, bumibigat yung ikot ng ating makina. Nahihirapang umandar yung ating makina. So, dapat merong magpapataas ng RPM natin. So, kapag ang servo pala guys is napakamahal. Sa huling canvas ko niya, nasa mga 4,000 to 5,000 pesos. Depende pa yan sa car model na paggagamitan ninyo. Kaya yung iba, imbis na bumili ng servo or dahil sa nahihirapan silang i-diagnose yung servo, ang ginagawa nila, nagbabypass na lang sila ng servo. So, I hope meron kayo natutunan ngayong araw na to. And please, continue watching my video and continue supporting my channel guys. And kita-kita po tayo sa susunod kong video guys. Maraming salamat po.